Hello, hello, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Madge and for today's video, i-update ko kayo regarding kay Binance Wallet regarding BNB Vault kasi mayroong na-add na new token sa kanil under kay BNB Vault. Actually, dalawa i-discuss natin kasi yung isa di natin na-discuss before nung nadagdag siya kay BNB Vault. So ngayon, isasama na rin natin siya. So yun na pag-uusapan natin for today's video. Kung bakit magandang mag-stake kay BNB Vault, diba? So, and then i-check din natin ang kanilang price and then their website. Kung malaki ang kanilang value, bakit ganun kataas? So, check natin then yung kanilang per website. So, 2 tokens to guys yung i-ano natin. Kasi before, 4 lang, diba? So, ngayon, may additional na dalawa pero yung pinaka-latest yung isa, so i-reveal natin yan later on kung ano ba yon and then kung bakit okay na okay talaga si BNB Vault. So before we proceed, if you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell so you'll always be updated to my latest videos and giveaways as well. So don't skip guys para wala kayong ma-miss na information or details, diba? So let's talk about BNB Vault and the new tokens in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go guys! Ayan guys, so ang unang tinutukoy ko ay si Anchor Protocol or si ANC. Siya yung pinaka-latest na na-add sa BNB Vault. But yung isa naman si High Street, siya yung isang bago ito si ANC, si High Street yung na-add, diba? So now they have 6 new tokens under kay BNB Vault as you can see. Although bumabaya nga yung kanilang annual per yield percentage from 4% but ngayon is at least 2.95 bukod kay BNB savings reward na nakakuha kayo, diba? So meron ka additional na ano, as you can see si ANC is now is 72 pesos is ang isa. So syempre kapag mataas ang nilalagay nyo or ini-stake nyo for BNB Vault, syempre malaki rin yan. So I think each yan, hindi naman yan 2.95% total sa lahat ng tokens. I think each yan guys. So as you can see, bagong-bago lang siya guys. So 72.07. So here, tumaas na nga siya again. So bumaba na siya before. But i-max natin siya. Kaya ba yung ano nga? So tumaas siya before ng 300 plus way back 2021 last year, diba? So but let's hope na yun nga na pumalik siya ulit sa ganyang value or amount, diba? So but let's check their website. As you can see here, Anchor Bet offers better yield. So pero wala pa naman silang masyadong nasa kanilang website. So this meron silang app for dashboard. So ito yung kanilang Biluna Bet. So ayan, so you can check their website. Parang walang masyadong ano pa sa kanila. Kaya siguro bumaba yung kanilang ano. But I think there's upcoming for this one. Kasi nga, if you ano naman, sinama siya kay BNB Vault. So, possible na merong ano. So, iaano na lang natin siya. So, walang masyadong nakalagay sa kanyang website. So, diba? So, baka may upcoming NFT or something.
sa kanya. So loan liquidity, may loan liquidity liquidation sila. So as of the moment, yan lang yung nandito sa kailang website. So I think that's one of the reasons, but baka meron sa Twitter, so or sa ano nila mismo, ano, wala kasi nakalagay din na here, meron silang white paper, masyado kasing puti, diba? So at contact, paano contact? Ah, okay. So let's check their white paper introduction. So you can ano naman, you can check their white paper as well. So algorithm interest rate. So I am. So yun lang. So walang nakalagay na roadmap or anything or kung anong meron sa kanilang ano. So let's check their Discord as well. Ay, hindi pala ako naka-ano dito. So para at least maano. And then the other one nga si High Street. So kapag syempre pag malaki yung nilagay yung BNB dito, malaki din yung makukuha yung rewards for these tokens, guys. So check habang nag-aano siya. You failed to load. Okay, try again. So ayun nga guys. So kayo check na lang din guys if kapag gumagana kasi nasa ito yung isa kasi nasa laptop. So yun yung ano ko. So anyway, pumunta man tayo kay High Street. So si High Street naman here nasa mas malaki siya, 220. Wow. Mas malaki yung ano nga. Kasi meron din siyang ayun, medium.com. So meron din here Twitter, Telegram, Facebook. Wait, check natin pala rito. Okay, ano. Meron pala. So check natin yung sa Twitter account nila. Baka merong ano upcoming something kaya siguro siya sinama kay BNB Vault. But yun nga, mataas ang kanyang value, guys. So okay pa rin siya, 'di ba? Na i-stake kahit pa paano. Tsaka possible pa rin siya bumalik sa kanyang dating ano. Pero hindi ko siya maintindihan. Yun lang. Yun nga lang talaga. Color, ano to? Success na vlog converting Ethereum to BETH. So, last update nila is January 26. So, you can check that sa CoinGecko. So, you can click CoinGecko and then you can check this ano nila. Projects. So yan, yun na lang natin. And then yun nga, the next one is High Street, guys. Ito, so 220 ang kanyang value. So as you can see, bumaba siya pero tumataas pa rin naman siya, 239. So pag minax natin, so ayun nga, malaki yung binaba nga, pero before 288 sa 220. So mas mababa ngayon. But yun nga, umabot siya ng 1,500. But puro negative. But yun nga, mataas pa rin naman yung value niya kahit papaya. Kahit mababa siya. But I think tataas pa rin naman yan. Depende siguro yan sa magiging, ayan, meron silang metaverse. So I think magkakaroon sila ng, ang ganda na, ayun nga, parang Sims yung ano, High Street is physical digital worlds with a brand new MMORPG. So I think magkakaroon sila ng ano, NFT for sure nito. So ayan, may available. So okay yung itong website, mas okay yung website nito kaysa kay ENC, but baka siguro iano pa nila, i-upgrade pa nila yan in the future. So we don't know. So let's see to it in the future. So ayan, na launch nila a new year and at least meron silang ano updates here sa kanilang mismo ano, and then their friends na investors here, and then ito yung okay na ano website. At least meron nakalagay dito yung kanilang social media as well, and then meron yung white paper,
marketplace guide. So, tsaka maganda yung pagkakagawa ng website nila. Kaya siguro, kahit paano, is malaki-laki pa rin yung kanilang, So, let's check their Twitter account. So, baka meron silang, mukhang magkakaroon sila ng NFT. Kasi yung ganda nung nila, parang Sims yung, yung type of, yung ano, yung graphics nila. Feeling down because you miss out the RUG while the price was low. Oh. FOMO Duck Staking. So you can also check their Twitter account. Ayan, meron nga sila High Street Times Tyco NFT. So meron nga silang NFT. So na-tie up sila here kay Tyco. So I guess ito yung ginagawa. Prepare your high on BSC and snatch them before they are all gone. So January 24 pa siya. So I think nakipag-tie up siya. Pero maganda nga yung ano nila is if kung gagawin nila tong NFT, for sure maraming mag-aano. Diba? Maraming tatangkilik. Kaya siguro ganun pa rin siya. So, and then, here, so, ayun nga, meron nga sila. At least may medium nga sila. So, kapag chinek nyo, ayan, product focuses. Ito yung medium nila, guys. Sorry. Nawala yung ano. Quarter one, real estate initial build delivered to homeowners. Ah, kaya siguro ganun nila kasi para ano, sa real estate. Then yung kanilang focus. Commerce game patched with commerce components. And nga, P2E play to earn update with monsters and quests. MMO. So, ito nga yun nila. For 2022 to, guys. So, this year. So, I think kaya siguro ano, mataas. So, tataas, parang possible pa to maas siya within this year. Kaya, okay na okay. Kung mag-aano na kayo, mag-start na kayo, mag-stake for High Street. Kung, especially, kung eto, for me, ako, I'm very excited for their projects. Mas okay sa akin si High Street kesa kay ANC. Although, ano pa rin naman, I'm open for ANC as well. So as you can see, ayan nga, kasi nga maliit nga lang din yung ano ko dahil yung iba ko is nasa USDT, so nakaano rin, so nag-in-stake ko pa rin sa iba, but yun nga, dinagdagan ko na nga siya for this BNB para at least mas malaki yung makukuha nating rewards. So as you can see, 0.04 na siya, so I think mga 10 or 20 USDT US dollars na yung aking ano, para at least makapag-start na, diba? So, especially malengo, tumaas din sa ANC, we never know, diba? But, we can also check din pala sila, ano. Actually, si, diba last time yung ina natin si Merit Circle? Si Merit Circle yung dati natin. Ina-ina. So, let's check the value of Merit Circle. So, nasa number 286 siya for CoinGecko. So, check natin. Ah, okay. 110 pesos. So, mataas-taas din, di ba? So, bumaba siya nung January. Kasi hindi ko naman siya masyado tinitingnan. Basta, ni-stake ko lang, di ba? Kasi pabalik din naman yung money mo, guys, eh. So, magkano yung natin? 0.007. Mababa lang yung ating, ano. But, yun nga. Continuous pa rin naman. Yun yung maganda naman dito. Kung continuous. Ay, sorry. 0.007. So, 0.77, diba? So, but yun nga, malingaw, makakakuha tayo ng 1 na dito. So, check natin. So, i-stay ko pa rin naman dito yung ano. So, I love BNB Vault, guys. So, try nga rin siya. So, habang, kahit mababa lang annual per yield, but okay pa rin naman siya. At least, marami kayong rewards. And then, anytime, flexible naman siya. So, anytime you can redeem your BNB. So, at least, diba? Bukod sa ano, makakuha pa rin kayo ng BNB rewards as well. So that's it, guys. So thank you so much. If you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga latest videos and giveaways. So goodbye.